I will go on indefinite leave, James. I will assign all my tasks to you. Ikaw na din muna ang attend sa mga meetings and conferences ko. Seryosong sabi ni Harvey sa kanyang matalik na kaibigan at personal assistant na si James. Pinatawag niya ito sa office upang i-discuss ang pagbabakasyon niya. Indefinite leave? Why? I mean, are you okay? Where are you going? Tungkol na naman ba ito sa dating fiancé mo? Sunod-sunod na tanong ni James. It's personal, James. Personal? Pare, kanang kamay mo ko at matalik na kaibigan. Anong personal yung sinasabi mo? Come on, you know you can tell me everything. Fine, pupunta ako ng Singapore para hanapin si Amelia. Napilitang pagtatapat ni Harvey. Sinasabi ko na nga ba tungkol na naman yan sa missing in action mong girlfriend eh? O baka nga, ex na pare. Ayoko lang dumating yung panahon na magsisisi ako, James. At least, balang araw magkita man kaming muli, ay masasabi ko na nagawa ko ang lahat at hindi ako basta-basta nagigive up sa aming dalawa. Naniniwala ka pa rin ba na baka na-aksidente lang siya? O na-comatose o kaya eh nawala ng memorya somewhere in Singapore? Desperado ka na pre. Move on din pag may time. Inis na komento ni James. Wala namang imposible. What if she needs my help? Susubukan ko lang namang hanapin at alamin kung anong nangyari sa kanya sa Singapore. Hindi ako mapakali eh. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Ilang buwan na pare. Bakit hindi ka nalang bumayad ng investigador? Ginawa ko na diba? Nag-aksaya lang naman ako ng pera. Sabi nila, wala raw silang mahanap dun. Para sure, ako na mismo maghahanap sa kanya. Bahala ka, Harvey. Basta, kung ano man ang matuklasan mo, umuwi kang maayos pa rin yung utak mo, okay? Dudo ako na may nangyayari dyan sa missing in action mo na girlfriend eh. Saka, mahirap hanapin ng taong ayaw magpahanap. Nagkibit balikat lang si Harvey. Whatever. Anyway, James, hindi naman ako humihingi ng permiso sa'yo. I'm delegating tasks. Bukas ng umaga ang flight ko kaya ikaw na muna ang mamahala dito simula bukas. Fine. Good luck sa search operation mo. Binata, bilyonaryo at CEO ng sarili niyang kumpanya si Harvey. Kilala at mamamayagpag ang kanyang real estate business, ang Dream Homes Incorporated. 28 anyos lamang siya at talaga namang napakakisig at head-turner. Matalino at competitive siya. Wala nang hahanapin pa sa kanya, kaya naman hindi siya makapaniwala na basta na lamang nawala ang kanyang nobya. Nakatakda na silang ikasal. Nagpaalam sa kanya si Amelia na pupunta lamang ng Singapore para ma-fulfill lahat ng gusto nito sa career bilang isang surgeon dahil sabi nito, kapag kinasal na sila at nagkaanak ay sa kanila na ito magpapakaabala. Pinabayaan naman ito ni Harvey na pumunta ng Singapore. Noong una ay madalas silang magtawagan at mag-video call hanggang sa dumalang ng dumalang hanggang sa hindi na ito sumasagot sa tawag at chat niya. Ilang linggo ding na-depress si Harvey, pero ngayon ay napagdesisyonan niyang pumunta sa Singapore at hanapin ito. Kinabukasan nga ay lumipad agad siya papunta sa Singapore. Naglalakad na siya palabas ng airport nang biglang may babae siyang nakabanggaan. Ay, sorry po, hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Wika ng babae na tila siya pa ang sinisi. Napailing na lamang si Harvey at hindi na niya ito pinansin. Naiinis siya na naninisi pa ito. Pilipino ka? Pahabol na tanong nito na ikinalingon niya. Bakit? Iritang balik tanong niya rito. Pilipino ka nga. Nakita ko kasi na nakalagay sa luggage mo na galing kang Pilipinas eh. So? Muling tanong ni Harvey na halatang irita na talaga. Wala lang. Ako nga pala si Aubrey. Andito ka ba for vacation or business? Pungulit pa rin ito. Bakit mo naman tinatanong? Baka kasi kailangan mo ng tour guide o kaya naman ay baka kailangan mo ng kwartong titigilan.
meron akong iaalok sa'yo. Presyong kababayan lang. And why should I trust you? Supladong tanong ni Harvey dito. Bakit naman hindi? Pareho tayong Pinoy. Porket pareho tayong Pinoy, ibig ba nung sabihin ay mapapagkatiwalaan na kita? I don't think so, miss. Marami nga dyan Pinoy na nanalamang panangkapwa. Ang bitter mo naman, kabayan. May trust issues ka ba? Malditang tanong ni Aubrey na may kasama pang irap. None of your business, miss. I'm staying at the hotel at hindi ko kailangan ng tour guide. Sungit mo pala, para tinatanong ka lang eh. Ang sakin lang, imbis na makatulong ka sa kapwa Pilipino mo, eh mag-hotel ka pa. Saka alam mo, kabayan, matagal na ako dito sa Singapore at madami na din akong kababayan na natulungan. Yung iba nga, nakikitira sa akin na utang muna. Yung iba naman, nagpapahanap sa akin ng trabaho. O kaya, nagpapatulong maghanap ng nawawalang kapatid, tatay o nanay. Malawak ang Singapore, kaya kailangan nilang tulad ko. Pagmamalaki pa ni Aubrey. Natigilan naman si Harvey sa sinabi nito. Wait, what did you say? Tumutulong ka sa mga naghahanap ng mga nawawalang tatay at nanay? Bakit? Paano? Oy, interesado! May hinahanap ka bang tao, kabayan? Hindi naman sa pagmamayabang ha, pero madami na akong natulungan na ganyang case. Sabi ko nga kanina, matagal na ako dito sa Singapore. Madami akong alam na lugar at madami din akong kilala dito. Mahusay ako makisama at madami na akong natulungan, kaya madami ring tumutulong sa akin kapag may hinahanap akong nawawalang tao. So, ano ba tong sayo? Nawawalang nanay? Tatay? Kapatid? O jowa? Usisa nito. Never mind. I don't trust you. Supladong sagot niya sa babae. Paalis na sana si Harvey, pero humirit pa rin si Aubrey. Money back guarantee, kabayan! Halos pasigaw na sabi ni Aubrey na ikinakunot ng noo ni Harvey. What? Bulalas ng binata. I mean, kapag hindi natin nahanap ang taong hinahanap mo, ibabalik ko ang bayad mo. Ganun ako kasigurado sa sarili ko na mahahanap natin kung sino man yan, kabayan. Ano, go ka ba? Are you sure? Oo, basta yung promo na money back guarantee, maa-avail mo lang yan kung saan ka rin magrerentang tutuluyan. Promo yun eh. Hirit ni Aubrey. Fine, pero safe at malinis ba yung pinaparentahan mo? Paniniguro ni Harvey. Oo naman, dalawang kwarto lang ang apartment ko. May tenant ako sa isang kwarto, dalawang babae, at yung isang kwarto, dun ka. Solo mo yun, at magdadagdag ka lang ng konting bayad, eh pwede ka pang magluto. Puro bayad naman. Baka pati paghinga ko dyan may bayad. Hindi naman, sir. Siguraduhin mo lang, Misa. Teka, may dalawang babaeng tenant ka kamo sa isang kwarto, at ako sa isang kwarto. Eh, ikaw, saan ka natutulog? Sa sala, sa sofa bed. Pwede nyo namang gamitin yung sofa kapag hindi ako natutulog o pag nandun ako sa isa sa mga trabaho ko. Isa sa mga trabaho mo? Ilan bang trabaho mo? Naku, madami. Baka gabihin tayo kapag dito ko pa ikinuwento sa yung lahat ng racket ko. Tara na ba? Punta na tayo sa apartment? Sige, pero pakitaan mo muna ako ng ID o passport mo. Para lang sa security at safety ko. Hindi pa rin ako lubusang nagtitiwala sa'yo. Sus, yun lang pala eh. Kinuha ni Aubrey ang passport at iniabot agad kay Harvey. Kinuhanan naman iyon ni Harvey ng litrato at pagkatapos ay kinuhanan din niya ng litrato ang mukha ng dalaga. Laking gulat ni Aubrey sa ginawa niya. Hala, bakit pati ako pinikturan mo? For my safety and security nga, diba? Sinend ko ang mga litrato mo sa kaibigan ko. Kaya kung may gawin ka mang masama sa akin, ay hindi ka makakatakas. Pagbabanta ni Harvey. Grabe ang trust issues mo, kabayan. Hindi ko ma-reach. Tara na nga. Anong sabi mo? Tanong ni Harvey na nakasimangod. Wala po. Kako, ano pong pangalan mo?
Harvey Belmonte. Taray! Tunog amo sa telenovela. Ang apelyido ko naman po ay Santos. Aubrey Santos. Yeah, I saw that on your passport. Masungit na sabi ni Harvey at umirap lamang si Aubrey. Sumakay sila ng taxi at nagtungo na nga sila sa apartment ng dalaga. Nang mailapag ni Harvey ang kanyang mga gamit sa silid, ay lumabas din agad siya para kausapin si Aubrey. Naabutan niya ang dalaga sa may sala. May kung anong kinukot-kot sa cellphone nito. Umupo siya sa tabi nito. Heto ang envelope na naglalaman ng mga impormasyon at litrato ng taong hinahanap ko, Aubrey. Hoy, kalalapag mo lang sa Singapore, start na agad ng search operation? Hindi ka man lang ba mamamasyal o magsa-shopping? Pagtataka ni Aubrey. Hindi ako nandito para mag-shopping o mamasyal, Aubrey. How soon can we start looking for her? At magkano ang paunang bayad sa'yo? Suplado na namang sagot niya. Ito naman, napakaseryoso. Kailangan ko ring bumalik sa Pilipinas, kaya dapat mo agad mahanap ang taong ito. Okay, chill ka lang. Gano'ng katagal mo nga palang planong manatili dito sa Singapore? Depende. As soon as mahanap ko si Amelia, agad ay babalik na ako ng Pilipinas. Stop asking personal questions. Just tell me, magkano'ng babayaran ko? Sungit? 2,000 sa renta kada buwan, kasama na ang tubig at kuryente dyan. Sa paghahanap naman kay Miss Amelia ay 3,000. Singaporean dollars yan ha, hindi peso. Masyado ka rin negosyante, no? Pati itong apartment po ipinarerentahan mo at nagtitiis kang matulog sa sofa. Ganun talaga, kabayan. Madami akong binubuhay sa Pilipinas. Kaya kailangang rumakit. Mabuti nga na daanan kita kanina sa airport eh. May hinatid lamang ako doon kanina na tourist. You have kids? Usisa ni Harvey. Hindi naman mukhang may asawa at anak na ang dalaga. Maganda ito, maputi, makinis at maganda rin ang hubog ng katawan. May ihahalin tulad niya si Aubrey sa artista na si Maha Salvador. Single pa ako, no? Pero matanda na kasi ang nanay at tatay ko kaya hindi na sila nakakapagtrabaho ng mabibigat. Ang mga kapatid ko naman ay pinapaaral ko din. Pati nga anak ng panganay kong kapatid. Kaya ayun, kailangan ko ng madaming racket dito sa SG. I see. Anyway, ito ang cellphone number ko. Ipadala mo sa akin ang bank account mo para maipadala ko ang bayad sa renta at sa paghahanap natin kay Amelia. Magpapahinga na muna ako, so please, don't disturb me. Masungit na sabi ni Harvey sabay pasok sa kanyang kwarto. Sige po, sir. Maiksing sagot ni Aubrey. Nang makapasok na sa kwarto si Harvey, ay inirapan ito ni Aubrey. Napakasungit. Naku, kung hindi ko lang kailangan ng pera, ay hindi ko pag-aaksayahan ang oras tong lalaking to. Puro duda at puro kuda. Hindi pang umingiti man lang. Maya-maya naman ay lumabas sa kanilang kwarto ang tenant na si Maria at matalik na kaibigan ni Aubrey na si Jessica. Beshi, sino yung lalaking naririnig ko na kausap mo? Tanong ni Jessica. Ah, yun ba? Bagong tenant ko. Diyan siya mananatili sa kabilang kwarto. May hinahanap na babae? Jowa ata? Pabulong na kwento niya sa dalawa. Boses gwapo siya, Aubrey ah. Tapos, umi-ingles pa. Anong itsura niya? Usisa naman ni Maria na bumubulong din para huwag silang marinig ni Harvey. Sakto lang. Kaso ang sungit. Parang matandang binata ang peg. Tumatawang sagot niya. Halos mapatalo ng tatlo sa gulat nang lumabas ng kwarto si Harvey para kumuha ng tubig. By the way, hindi ako matandang binata. I'm only 28 years old. Pagkasabi niyon ay pumasok na ulit ng kwarto si Harvey. Nagkatinginan ng tatlong babae pagkatalikod ng lalaki. Hindi nila akalain na sa hina ng boses nila, naririnig pa rin ni Harvey. Hala ka, beshi, naririnig pala tayo.
Natatawang tudyo ni Jessica sa kanya. Ang ingin nyo kasing dalawa eh. Pero sabi mo, sakto lang. Eh napakagwapo naman pala niya. Nagulat nga ako at akala ko artista. Sabi naman ni Maria. Ewan, hindi ako nagagwapuhan. Pagsisinungaling ni Aubrey, kahit na ang totoo, ay nagwapuhan naman talaga siya rito. Unang kita pa lang niya kay Harvey sa airport. Naghalakhakan sila. Dahil gabi na rin naman, pumasok na ulit ng kwarto sina Maria at Jessica. Si Aubrey naman ay natulog na sa sala. Sa silid ni Harvey ay agad tinawagan ang hotel para i-cancel ang kanyang booking. Ang totoo, kaya naman niyang manatili sa pinakamahal na hotel, pero pakiramdam niya ay sigurado si Aubrey na mahahanap nito si Amelia. Kaya nagtiyaga siya sa apartment nito. Ayaw na niyang kumuha ng private investigator dahil puro pulpul naman ang nakukuha ni James. Kinabukasan ay maagang kinatok ni Aubrey si Harvey. Ang aga-aga, napakalakas mong kumatok. Pupungas-pungas na sita ni Harvey sa dalaga. Hindi ba't nagmamadali kang mahanap si Miss Amelia? Tapos, tutulog-tulog ka sa pansitan. Tara na't simulan na natin ang paghahanap. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa mga lugar na tinatambayan ng mga Pinoy dito. Ipapakita natin ang mga larawan ng babaeng hinahanap mo. Sus, parang kaya ko ding gawin yan ah. On my own. Sa tingin mo magtitiwala sa'yo ang mga Pinoy na pagtatanungan mo kung hindi ka naman nila kakilala? Kakilala ko sila. And at one point or another, ay natulungan ko sila o may pinagsamahan kami. Kaya hindi sila magdadalawang isip na sabihin sa akin kung nakita man nila si Miss Amelia. Fine. You won. Maiksing sagot ni Harvey. Pinuntahan nga nila ang mga lugar para makapagtanong-tanong. Na-appreciate naman ni Harvey si Aubrey pero hindi niya ipinahahalata dito. Nakita kasi ni Harvey na talagang iniisa-isa nito ang mga kakilala nito sa park, simbahan at mga tambayan. Gulat siya na napakarami nga palang kakilala ng dalaga sa Singapore at napakaraming Pinoy. Para pa rin nga siyang nasa Pilipinas. Umabot na ng alas 7 ng gabi pero wala pa rin silang nakakausap na nakakakilala kay Amelia. Tara, umuwi na tayo at makapagpahinga ka na din. Bukas naman ay may pupuntahan ako doon sa dati kong pinagtatrabahuhang coffee shop. Baka may mga nakakakita sa kanya doon. Titigil na tayo? Wala pang nakakapagturo sa kanya, Aubrey. May hinig ng pagtutol na tanong ni Harvey. Aba, Sir Harvey, alas 8 ng umaga tayo nagsimulang magtanong-tanong. Alas 7 na ng gabi ngayon. Ano ba tayo, robot? Napapagod din tayo, no? At isa pa, unang araw pa lang tayong naghahanap. In-expect mo ba na makikita natin siya agad sa unang araw pa lamang? Singhal ni Aubrey sa binata. I expect result dahil nagbabayad naman ako. Eh hindi naman ata result ang hanap mo kundi magic. Maging realistic ka nga. Isa pa, nakalimutan ko itong tanungin sa'yo kahapon. Hindi ba nagtatago yung babaeng yan? Kasi mahirap hanapin ang taong ayaw naman magpakita. Kaano-ano mo ba siya? None of your business. Masungit na sagot ni Harvey. Naku, iyan ang isa sa mga kailangan kong malaman, Sir Harvey. Mamaya, may nagawa ka palang mali sa kanya at talagang tinataguan ka niya. Basta, hanapin natin siya. Period. Let's go home. Oo na. Pero dadaan muna ako ng hawker para bumili ng pagkain. Baka gusto mong sumama. Sige, bilisan na lang natin at gutom na rin ako. Bumili nga sila ng mga pagkain at pagdating sa apartment ay dali-daling kumain si Aubrey na ipinagtaka ni Harvey. Are you okay, Aubrey? Do you even chew your food? Sobra ka atang nagmamadali. Parang nilulunok mo na lamang ang pagkain mo ah. Oo, tama ka. Ang importante naman ay malamnan ng tiyan ko. Nag-chat kasi ang kaibigan ko na kailangan daw ng tagalinis sa kondo na tinitirhan niya kaya pupunta ako dun ngayon. Wait, sabi mo pagod ka na, di ba? Oo, pagod na nga ako. Bakit?
Pagod ka na pala eh. Bakit aalis ka pa para mawinis ng kondo ng ibang tao? 2 condo units yung pinapalinis sa akin mamaya. Malaki-laking pera din yun. Sayang naman. Malaki ang may tutulong nun, lalo't bayaran na naman ang college tuition fee sa Pinas. Tapos yung asawa ng kapatid ko, malapit ng mga anak. Nagmamadali nitong sagot. Pinipilit nitong pagsabayin ang pag-aayos ng mga gamit, pagdiligpit ng lamesa at pagkain. Umamin ka nga. May anak ka na talaga, no? Ano? Sabi na ngang single ako. Boyfriend nga, wala akong oras. Anak pang mapagtuunan ko ng pansin. At saka, natanong mo na yun kahapon, di ba? Marami nga sabi akong binubuhay sa Pinas. Kapatid ko yung nag-aaral sa college. Sumunod siya sa bunso. Ako nga kasi nagpapaaral sa mga kapatid ko. Ulit-ulit na lang tayo, kabayan? Eh bakit pati panganganak ng asawa ng kapatid mo ay kargo mo? Nako, mahabang usapan yan. Baka magkaiyakan pa tayo. Aalis na ako, Sir Harvey. Baka tulog ka na pag-uwi ko kaya't gisingin mo na lang ako sa umaga para makapaghanap tayo ulit kay Amelia. Pagkasabi niya ay dali-dali nang umalis si Aubrey. Teka, hindi ka pa tapos kumain, Aubrey. Pahabol na sabi ni Harvey pero hindi na ito nakasagot pa. Napailing na lamang si Harvey. Halos alas 9 na ng umaga nang magising si Harvey. Laking gulat niya nang makita si Aubrey na naghahanda ng almusal. Ang aga mo naman natang nagising. Hindi ba't madaling araw ka na ata umuwi? Nag-aalalang tanong ni Harvey dito. Paano mo nalaman? Nagising ako ng bandang alas 4 at narinig kitang may kausap na kararating mo lang kamo. Ah, oo, sorry kung nagising ka ha. May nag-aalok na naman kasi ng racket sa akin, pero hindi na talaga kinaya ng katawang lupa ko kaya natulog na ako. Ito nga pala, nagpaluto sa akin ng almusal yung mga tenant dyan sa kabilang kwarto. $10 lang to, baka gusto mo. O sige, babayaran ko na lang mamaya. Sige, ipaghahanda na kita na makakain ka na rin. Nang makapaghanda na si Aubrey ay sabay na silang kumain. Tulog pa ang mga kasama nila, kaya nauna na silang mag-almusal. Did you cook this o binili mo? Manghang tanong ni Harvey. Niluto ko. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Kabadong tanong ni Aubrey. No, ang sarap nga eh. Kala ko binili mo sa resto. Sana'y dalasan mong pagluluto, Aubrey. Nakangiting sabi ni Harvey. Wow! Bulong ni Aubrey pero narinig pa rin iyon ni Harvey. Wawangalin. Wala. Ngayon lang kasi kita nakitang nakangiti. Mas gwapo ka. Bagay sa'yo nakangiti, sir. Ikaw din naman. Maganda. Tila kinikilig na sabi ni Harvey. Matapos silang kumain ay umalis na sila para ipagpatuloy ang paghahanap sa nobya ni Harvey. Nang naglalakad na sila, ay nag-alala si Harvey kay Aubrey. Sure ka bang kaya mong maghanap ngayon? Puyat ka at pagod tapos ang aga nating umalis. Oo naman, kayang-kaya ko pa. Binayaran mo ko para sa trabahong ito, kaya hindi kita pwedeng biguin. Isa pa. Natigilan pa si Aubrey. Isa pa ano? Tanong niya sa dalaga. Alam mo, kahit hindi mo sa akin ikwento, ay alam kong importante sa iyo ang taong hinahanap natin. Kaya gusto ko siyang mahanap agad. Bukas na lang ako magpapahinga. Dumaan pa ang 6 na araw pero hindi pa rin nila nahahanap si Amelia. Pagsapit ng araw ng Linggo, ay naisipan ni Harvey na yayain namang mag-relax si Aubrey. May lakad ka ba ngayong araw, Aubrey? Tanong ni Harvey nang nasa sala sila. Wala pa naman. Wala akong pasok sa trabaho pero hinihintay ko tong tawag ng kaibigan ko kung may mabibigay siyang racket sa akin para sa araw na to. Linggo ngayon, di ba? Ayaw mo bang magpahinga man lang? Nagtatakang tanong ni Harvey. Ayaw? Meron bang taong ayaw magpahinga o matulog? Siyempre, gusto ko rin matulog. Magpahinga o gumala. Pero
Hindi ko yun afford, Sir Harvey. Alam mo namang ang dami kong binubuhay sa Maynila, hindi ba? Ang totoo, pangarap kong matulog ng 8 oras o kaya'y humilata buong araw. Pero cannot be. Hindi ko afford ang ganyan. Aubrey, kailangan ko ng tagabitbit na mga bibilhin ko. Kailangan ko din ang magsasama sa akin sa mga masasarap na kainan. $1,000 ang ibabayad ko. US dollars yan, ah. We, seryoso? Gulat na gulat si Aubrey sa narinig. Ayaw mo ata, sige. Sa iba ko nalang iaalok. Doon sa kaibigan mong si Jessica. Pang-aasar pa ni Harvey. Hindi ah, G ako dyan. Sinong may sabing uurungan ko yan? Nasa 50 mil mahigit din yan sa pera natin. Sure ka ba? Teka, money down muna't baka prank lang yan. Paninigurado pa ng dalaga. Seryoso ako, ano ka ba? Magbihis ka na't mag-aayos lang din ako. Ibibigay ko sa iyo ang bayad mamaya. Huwag ka nang tumanggap ng kahit anong racket sa araw na ito, okay? Bilin pa ni Harvey at pumasok na sa kwarto para magbihis. Tuwang-tuwa naman si Aubrey. Ngayon lamang siya nakakuha ng racket na kailangan lamang niyang sumamang mamasyal, pero malaki agad ang bayad. Isinama ni Aubrey si Harvey sa Marina Bay Sands. Nagpunta din sila sa Sentosa. Pumunta sila sa Makansutra Glutons Bay kung saan sila kumain. Ang daming murang pagkain dito at masasarap naman. Ilang beses na rin ako nagpunta dito sa Singapore pero kahit kailan hindi ako nakakain dito. Kwento ni Harvey habang kumakain sila. Masyado ka kasing alta social eh. Puro hotel at mamahaling restaurant siguro ang kinakainin mo. Dito kasi mura pero masarap. Masaya din dito kasi madami kang makikilala ng mga Pinoy. Pagmamalaki naman ni Aubrey. Sa Universal Studios ba? Okay naman po masyal? Ay, hindi ko lang alam. Hindi pa ako nakakapunta doon. Ilang taon ka na ba dito, Aubrey? 5 taon na rin. 5 taon ka na dito pero hindi ka pa rin nakakapunta sa Universal Studios? Bakit ba? Hindi naman ako nagpunta dito para mamasyal. Andito ako para maghanap buhay. Isa pa malulain din naman ako. Enchanted Kingdom nga sa Pinas hindi ko pinupuntahan. Universal Studios pa kaya na dolyar ang entrance fee? Natatuwang katwira ni Aubrey. Alam mo, Aubrey, wala namang masama kung magbigay ka sa pamilya mo. Pero dapat ay iniisip mo pa rin ang sarili mo. Tulad yan, may full-time job ka sa hotel. Tapos, ang dami mong racket. Sabado at Linggo, may mga racket ka pa ka mo. Baka magkasakit ka niyan. Paano sila kung nagkasakit ka? Lalo silang kawawa niyan. Dapat, hindi mo inaabuso ang katawan mo. At dapat din, tinuturuan mo ang mga kapatid mo na 18 years old na magtrabaho para hindi mo sila lahat kargo. Speaking of racket, magkano palang bayad mo sa akin today? Pamabaliwala niya sa sinabi ng binata. Wala ka namang ipinabibitbit tapos libre mo pa lahat ng pamasahe at pagkain. $200 na lang ang ibayad mo sa akin. Total, yun din dapat ang ibabayad sa akin ng racket na ibibigay sana sa akin ngayong araw. Dugtong pa niya. Oh, bakit mo ako binibigyan ng discount? Hindi ba't kailangan na kailangan mo ng pera? Nagulat si Harvey na kahit gipit sa pera, ay binibigyan pa rin siya ng discount ni Aubrey. Mahigpit lang ang pangangailangan ko, pero hindi naman ako abusado. Yung mga racket at sideline na binibigay sa akin, sinusigurado kong sulit ang trabahong ibibigay ko at hindi sila lugi sa serbisyo ko. Patas po akong lumaban sa buhay, Sir Harvey. Tulad ngayon, ang usapan ay pagbibitbitin mo ko ng mga pinamili mo at ipapasyal kita. Wala ka namang ipinabibitbit. At ang dami mo pang nililibre sa akin. Parang hindi naman tama na $1,000 pa rin ang ibabayad mo. Natawa si Harvey at dumukot ng 10,100 dolyar sa kanyang wallet at iniabot iyon kay Aubrey. Ang dami mong sinasabi. Madaldal ka rin, no? Natatawang sabi ni Harvey. Babayaran mo pa rin ako ng buo? Nanlaki ang mga mata ni Aubrey sa gulat. Oo naman. Nag-enjoy ako
at masaya naman ang lakad natin. Pagkatapos nating kumain ay umuwi na tayo. Magpahinga ka at matulog ng maaga. Huwag ka nang tatanggap ng side gig mo ngayong araw. Binayaran ko na ang buong araw mo. At isa pa, stop calling me Sir Harvey, okay? Wow, parang tatay. Ang bait mo naman. Iba na talaga pagbigatin. Eh, teka, ano na palang itatawag ko sa'yo? Masayang sabi ni Aubrey habang ipinapaypay ang mga dolyares na inayos niya na parang pamaypay. Puro kakalokohan. Harvey na lang. Sige na. Bilisan mo ng kumain at nang makauwi na tayo. Naiiling na sabi ni Harvey. Lihim naman na kinilig si Aubrey. Napakabait pala ng binata. Akala niya ay puro pagkusungit lamang ang alam nito. Nang naglalakad na sila ay naramdaman ni Harvey na maaari na niyang mapagkatiwalaan si Aubrey, kaya't sinabi na niya ang totoo dito. Fiancé ko ang babaeng hinahanap natin, Aubrey. 7 taon din kaming magnobyo bago ako nagpropose at tinanggap naman niya. Nag-aayos na kami ng mga dokumento, catering at suppliers para sa kasal. Nang magpaalam siya na nais daw niyang magpunta ng Singapore para sa isang offer na trabaho. Pumayag siya. Pumayag din daw ang employer niya na uuwi siya sa Pilipinas sa araw ng kasal namin. Pag-amin ni Harvey. Mabagal lamang silang naglalakad papunta sa sakayan. Bakit ka kasi pumayag? Sabi nga nila, ang mundo ay isang malaking kyapo. Maaagawan ka kapag hindi ka maingat. Ikakasal na pala kayo. Sana hindi mo siya pinayagan. Nanghihinayang na sabi ni Aubrey. Yun na nga ang point ko. Ikakasal na kami. Dapat kapag nasa ganong stage na kayo ay buo na ang tiwala niyo sa isa't isa. And besides, ayoko siyang pigilan. Gusto niyang marating ang peak ng kanyang career. Ayoko na darating ang araw na makakaramdam siya ng frustration dahil hindi niya nagawa ang lahat ng gusto niya bago kami ikasal at magkaroon ng anak. Nangako siya na babalik din agad para sa araw ng kasal namin. Pero hindi na siya bumalik. Emosyonal na salaysay ni Harvey. Ang bait mo naman palang fiancé. Pero sorry ha. Pakiramdam ko kasi ay may iba na rin siya ngayon. Pakiramdam ko rin naman. Although nung una ay naiisip ko na paano kung naaksidente pala siya or na-paralyze o na-comatose kaya hindi namin mahanap. Ano ba yung naisip mo? Kakanood mo ng telenovela yan. Sa dami ng Pinoy na marites dito, kung na-aksidente siya, siguradong kakalat agad sa buong Filipino community dito. Nagkatawanan sila. Pero seryoso Harvey, hindi pa ako na-in love pero ang lungkot na nangyari sa'yo ano? Ibinigay mong lahat pero naloko ka pa rin. Mukha ka namang mabait na tao. Sana dumating yung panahon na mahanap mo yung taong para sa'yo. Yung taong hindi ka sasaktan at mamahalin ka ng tapat at buong buo. Yung hindi ka iiwan at ipagpapalit sa career. Wow, sa tingin mo mabait ako? Hindi ba't nasusungitan ka sa akin? Biro ni Harvey. Masungit ka naman talaga, pero mabait naman. Naks, totoo ba yan, Aubrey? Oo, pero baka bawiin ko din kapag nagsungit ka ulit. Pero alam mo, laking pasasalamat ko sa lahat ng tulong mo. Ang totoo, nung nasa Pinas ako, halos lahat ng mga kakilala, kaibigan at kamag-anak ko ay hindi ko maintindihan. Para sa kanila ay dapat ko na lamang kalimutan si Amelia. Pero hindi naman ganun kadali yun, Aubrey. Matagal din kaming naging magkarelasyon. Buti ka pa nga at naiintindihan mo ko. Oo naman. Alam kong nararamdaman mo, Harvey. Nawalan ka rin ba ng minamahal? Hindi. Pero alam ko yung pakaramdam ng walang nagmamahal. Yun bang kailangan lang nila ako kasi may nabibigay pa ako sa kanila? Yun nga yung nakakalungkot dun eh. Ang dami kong kamag-anak, ang laki ng pamilya namin. Pero madalas, ang pakiramdam ko ay mag-isa ako.
Naaalala lang naman nila ako kapag magtatanong na sila kung nahulog ko na ba yung padala kong pera. Tinatawagan lang naman nila ako kapag may hihingin sila sa akin. Pera, t-shirt, pambayad ng Meralco, pambayad ng tubig o tuition fee, at kung ano-ano pa. Maluhaluhang sabi ni Aubrey. Ngayon lamang niya nasabi sa ibang tao ang saloobin niya. Mukha lang siyang matatag na OFW. Pero ang totoo, pagod na siya. Pagod na siyang karaguhin lahat ng responsibilidad sa pamilya. Nakakalungkot naman yan, Aubrey. Oo naman. Alam mo yung hindi naman ako nanunumbat sa mga naibigay ko. Dahil kusa ko naman yung binigay. Pero hindi mo maalis sa akin yung umasa ko na minsan maalala naman nila ako kahit wala silang hihingin. O kaya yung tatawag sila na hindi problema ang sasabihin nila sa akin. Pinapangarap ko yung tatawag sila at kakamustuhin man lang nila sana ako. Mahabang kwento ni Aubrey. Hinuwakan ni Harvey ang kamay niya. Huwag mong babayaang abusuhin kanila. Walang masamang magbigay basta magtira ka para sa sarili mo. Financially and emotionally. Hanga ako sa kasipagan mo at katatagan. Pero ang hindi ko gusto ay ang ginagawa mo sa sarili mo, Aubrey. Napatango lamang si Aubrey pero ang totoo ay halos himatayin siya sa kilig. Nang malapit sa kanya ang mukha ni Harvey, ay lalo niyang nakita ang features nito. Napakatangos ng ilong at ang nipis ng mga labi. Parang gustong magpahalik sa akin. Napakabango pa. Ano kayong pabaho nito? Sa isip-isip ni Aubrey. Simula ng gabing iyon ay naging malapit na ang dalawa. Pakaramdam nila ay nakahanap sila ng tao na nakakaintindi sa kanilang nararamdaman. At gaya nga ng pangako ni Harvey, ay isinama niya sa Universal Studios si Aubrey ng sumunod na Sabado. Dumalas ang pasyal ng dalawa. Naging masayahin at palabiro si Harvey. Malayong malayo sa ugali niya nang una siyang dumating sa Singapore. Maging ang matalik na kaibigan ni Harvey ay nagulat. Isang araw kasi ay tumawag si James para kumustahin si Harvey. At damang-dama nito ang kakaiba sa binatang CEO. Bro, mukhang napapatagal ka na dyan sa Singapore. Kailan ba ang balik mo rito? Bakit? Kailangan na ba ako dyan? May problema ba sa opsina? Nag-aalala lang tanong ni Harvey. Wala naman. Everything's under control. Nagtataka lang ako at parang wala na akong naririnig na reklamo mula sa'yo na hindi mo makita si Amelia. Baka naman may iba ng laman yung puso mo. Baka naman may nakilala ka na dyan na papalit kay Amelia. Pang-aasar ni James. Bakit? Masababa kung meron na ngang ibang laman ng puso ko? Tumatawang sabi ni Harvey. Aba eh, mas gusto ko pa nga yan. Duda ako dyan kay Amelia. Kahit ano pang dahilan ng pagkawala niya, wala talaga akong tiwala sa kanya. Oo na po itay. Para kang tatay kung mangaral. Mukha namang masaya ka dyan, kaya naman masaya na din ako. You deserve to be happy, bro. Salamat, bro. I-update mo lang ako lagi sa mga pangyayari sa opisina. At mukhang matatagalan pa ang uwi ko dyan. Matapos ang pag-uusap nilang mag-best friend, ay napaisip si Harvey. Mas matimbang na ang nararamdaman niya para kay Aubrey kaysa pagnanais na makita pa si Amelia. At dahil nga napamahal na sila sa isa't isa ni Aubrey, ay napagdesisyon na ni Harvey na tumigil na sa paghahanap kay Amelia. Sa tingin naman niya ay nagawa na niya ang lahat at dumating man ang araw na magkita sila ay wala na siyang pagsisisihan pa. Isang araw na maghahanap dapat sila kay Amelia ay nadatnan ni Aubrey si Harvey na hindi pa nakaayos. Harvey, bakit nakapangtulog ka pa? Hindi ba tayo aalis para hanapin si Amelia ngayong araw? Nagtatakang tanong ni Aubrey nang matatnang nakapangtulog pa si Harvey. Galing si Aubrey sa kanyang trabaho at night shift siya ng buong linggong iyon. Wag na.
punta na lang tayo sa Makansutra. Parang gusto kong mag-food trip ngayon. Bakit? Nailakad ka ba? Kaswal na sabi ni Harvey na ipinagtaka naman ni Aubrey. May inaalok sa akin na side gig mamaya. May mga turista daw na darating galing Pilipinas. Kailangan daw ng tour guide. Huwag mo nang tanggapin yan, Aubrey. Ito ang gawin mo. Matulog ka at magpahinga. Gigisingin na lang kita para makapag-food trip at makagala tayo. Ano ka ba, Harvey? Sayang din ang kikitain ko doon. At isa pa, ay mga galing Pilipinas ang mga yun. Malay mo naman may makalap tayong impormasyon tungkol kay Amelia. Maaaring makatulong yun sa paghahanap natin sa kanya. Lumapit si Harvey at hinawakan ang kamay ni Aubrey. Aubrey, ayoko nang hanapin si Amelia. Napakunot noo ang dalaga. Aha? Bakit? Gulat na gulat si Aubrey sa sinabi ni Harvey. Masaya na ako. Hindi ko na siya kailangang hanapin. Masaya naman tayo, di ba? Naku, paano yan? Hindi ko mairi-refund ang pera mo dahil naipadala ko na sa Pilipinas. Hindi mo naman kailangang mag-refund. Ako naman ang umatras sa paghahanap kay Amelia. At Aubrey, huwag mo nang itindihin ang gastos mo dito. Ako na ang magbabayad ng apartment at utility bills dito. Uwe? Seryoso ka dyan? Oo naman. Wala ka nang aalalahanin pa. Hanggat dito ako nakatira, ay ako na ang sasagot ng lahat ng gastos dito. Bakit, Harvey? Bakit naman hindi? Natawa si Harvey at naglakad dito papunta sa kanyang kwarto. Matulog ka na nga. Tumatawang sabi ni Harvey. Kinilig naman ang todo si Aubrey. Pabagsak siyang humiga sa sofa at abot tenga ang ngiti. Dala ng matinding pagod ay nakatulog agad si Aubrey at ginising na lamang siya ni Harvey. Kumain sila sa mga hawkers at masayang nagkwentuhan. Ilang sandali pa ay nagaya si Harvey na sumakay ng cable car. Sakay tayo ng cable car, Aubrey? Ay naku, hard pa sa Korean. Sasamahan kita sa lahat ng pagsubok sa buhay mo. Pero hindi kita sasamahan sa cable car, Harvey. Natatawang sabi ni Aubrey. Bakit naman? Takot ako sa heights. Kita mo naman sa Universal Studios, hindi ba? Hindi ako sumakay sa mga roller coaster o Ferris wheel na yan. Mamaya, mahulog pa ako, naku. Paano na sinamamata mga kapatid ko? Cable car lang yan. Ang dami mo na agad nasabi. Ayoko nga, Harvey. Ikaw na lang. Hinawakan ni Harvey ang mga kamay ni Aubrey at tinitigan ang dalaga sa mga mata. Magtiwala ka lamang sa akin, Aubrey. Buong pagkakakilala natin ay hindi naman kita pinabayaan kahit kailan, di ba? Oo, pero... Humawak ka na lamang sa akin. Akong bahala sa'yo, Aubrey. Wala na rin nagawa si Aubrey kundi sumakay sa cable car kasama si Harvey. Kabadong-kabado siya. Nang pataas na ng pataas ang cable car, ay napakapit siya sa kamay ni Harvey. Tawa naman ang tawa si Harvey sa reaksyon ni Aubrey. Tawa ka pa talaga ng tawa? Kita mo nang takot at takot na ako. Nakapikit si Aubrey habang kinakausap si Harvey. Ang cute mo kasi, Aubrey. Wow ha, hindi ko alam kung matutuwa o maiinis ako sa sinabi mo. Dumilat ka muna, Aubrey. Ayoko, malulula ako. Dumilat ka na, please. Pakiusap ni Harvey. Pagdilat ni Aubrey ay nakita niya ang kamay ni Harvey na nasa may harapan niya at may hawak itong singsing. Ano yan, Harvey? Pinadilat mo ko para ipakita ang singsing? Aubrey, mahal kita. Walang pasakalyang sabi ni Harvey. At gusto kitang mahalin sa araw-araw ng buhay ko. Gusto sana kitang maging nobya. Pero yan ay kung mahal mo rin ako. Dito mo talaga naisip tanong yan, Harvey, ha? Habang nandito tayo sa itaas kung kailang halos masukan na ako sa hilo at takot. Pinaghalong inis at kilig ang nararamdaman ni Aubrey. Para nga romantic, baby. Romantic?
Halos bumaliktad na nga sikmura ako. Ano na nga? Mahal mo rin ba ako, Aubrey? Mahal kita, pero ano yan? Hindi mo man lang ako liligawan? Hindi ko pa nga nararanasan na maligawan eh. Matagal na kitang nililigawan. Hindi mo ba nararamdaman? Kunwari nagtatampo na sabi ni Harvey. Muling kumikit si Aubrey. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap, Harvey? Nahihilo na ako. Baka masukahan pa kita. Nang makababa na sila mula sa cable car, ay muling tinanong ni Harvey si Aubrey. Oh, ayan na. Andito na tayo sa baba. Ano nang sagot mo? Ano nga ba ulit yung tanong? Pangaasar ni Aubrey. Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako, Aubrey? Aba, oo naman. Mahal din kita, Harvey. Buti naman at mahal mo rin pala ako. Kinikilig na sabi ni Aubrey. Paano? Tayo na? Oo naman. Halakhak ni Aubrey at sinuot ni Harvey sa daliri nito ang singsing. Naging magnobyo na nga ang dalawa. Maayos naman ang kanilang pagsasama. Ramdam ni Aubrey na hindi na hinahanap ni Harvey ang dati nitong kasintahan. Masaya sila at unti-unti na rin silang bumuo ng kanilang mga plano. Naisip ni Harvey na maaari niyang patakbuhin ang mga negosyo niya kahit nasa Singapore siya at regular na lamang siyang babalik ng Pilipinas para sa mga importanteng meetings at conferences. Alam kasi niyang mas kailangan ni Aubrey ang manatili sa Singapore para sa mga kamag-anak nito. At susuportahan niya ang kasintahan sa ginagawa nito at plano sa buhay. Hindi nagtagal ay nagsama na rin sila sa iisang kwarto. Para na nga silang mag-asawa at nakapag-desisyon na rin naman si Harvey na pakasalan si Aubrey. Naplano na niya ang lahat. Tanging ang customized engagement ring na ipinagwapa niya sa Paris ang kanyang hinihintay bago mag-propose sa dalaga. Okay na ang lahat. Ngunit isang araw ay may tumawag kay Aubrey na magbibigay sa kanya ng alalahanin para sa masaya nilang relasyon ni Harvey. Hello Aubrey, si Angie ito yung pinsan ng dati mong katrabaho sa Changi Airport. Napangiti si Aubrey kahit hindi nakikita ang kausap. Uy Angie, kamusta? Napatawag ka ata. Naalala mo ba yung email mo sa akin ilang buwan nang nakakaraan? Yung tungkol sa babaeng hinahanap mo? Nakilala kasi siya ng kaibigan ko. Nasa akin ang address niya. Isinend ko na lang sa email mo. Tumawag lang ako kasi parang hindi mo pa na-check ang email mo. Natulala si Aubrey at napipihan. Pinawisan siya bigla. Hello, Aubrey! Andyan ka pa ba? Hello! Usisa ni Angie sa kabilang linya. Andito pa ako. Humila lang kasi ang signal kaya hindi mo ako naririnig. Sige, titingnan ko ang email ko. Salamat sa tulong mo, Angie. Wala yun, ikaw pa ba? Nang maibaba ang tawag ay dali-daling tinignan ni Aubrey ang kanyang email at nakita nga niya ang address ni Amelia. Nabalisa at kinabahan siya. Mahal na niya si Harvey. At maayos naman ang kanilang relasyon. Hindi alam ni Aubrey ang gagawin, kaya't pinuntahan niya si Jessica sa trabaho nito sa isang mall. Pagdating pa lamang niya ay napansin na agad nito ang kanyang mukha. Okay ka lang ba, Aubrey? Bakit ganyan ang mukha mo? Puna nito na may pag-aalala. Friend, nahanap na daw ng mga tropa ko yung dating fiancé ni Harvey. Malungkot na pag-amin niya sa kaibigan. Nasa pwesto siya nito. Wala namang customer kaya okay lang silang mag-usap. Talaga? Hindi ba't hindi nyo na yun hinahanap? At isa pa, magnobyo na kayo ni Harvey, di ba? Sasabihin mo pa ba sa kanya? Anong plano mo? Sunod-sunod na tanong ni Jessica. Hindi nalihim sa dalawa niyang kasama sa apartment ang pagmamahalan nila ni Harvey. Kahit noong una pa. Masaya nga ang mga ito para sa kanya. Dahil sa nagdaang mga taon, ay kayod lang siya ng kayod para sa pamilya niya sa Pinas. Hindi ko nga alam ang gagawin.
Pero parang tamang sabihin ko pa rin sa kanyang totoo. Natatakot lang ako na baka magbalikan sila at maiwan akong mag-isa. Pero hindi rin naman kaya ng konsensya ko ang maglihim kay Harvey, Jessica. Uso pa bang martyr ngayon, Aubrey? Oh well, ihanda mo ang sarili mo. Isipin mo ha, nagpunta pa dito si Harvey para hanapin si Amelia. So ibig sabihin, importante sa kanya na mahanap niya ang babaeng yun. Malaking posibilidad na iwan ka niya kapag nahanap mo yung babae. Iyan nga rin yung kinakatakot ko eh. Ang bigla niya akong iwan at makipagbalikan siya kay Amelia. Pero sa isang banda, ramdam ko naman na mahal ako ni Harvey. May konting pag-asa naman ako na baka hindi niya ako iwan. Nasa'yo yan, Aubrey. Pag-isipan mo mabuti. O kaya, makiramdam ka muna sa kanya. Magtanong ka rin ng mga hypothetical questions kung anong gagawin niya kung sakaling makita niya ulit si Amelia. Oo nga, magandang ideya yan. Oo, friend. And again, ihanda mo ang sarili mo, ha? Ano't ano man ay nandito lang ako para sa'yo. Nag-aalala lang sabi ni Jessica. Salamat, Jessica. Ngayon na lang ako nagmahal. May kaagaw pa. At ang masakit pa, ikakasal na sana sila. Ano namang laban ko ron? Sabi pa ni Harvey, doktor ang ex niyang yun. Habang ako, isang hamak na receptionist lang at raketera. Wala naman yun sa tagal ng relasyon at pinag-aralan. Naniniwala ako na mas mahal ka ni Harvey. Pero, what if ginawa niya lang akong rebound, Jessica? What if malungkot lang siya kaya na ibaling niya ang atensyon niya sa akin? Ramdam mo naman na mahal ka niya, di ba? Oo. Pero hindi pa rin mawala sa akin ang mag-alala. Mag-usap kayo, okay? Kung ano man ang desisyon niya, tanggapin mo. Ikaw pa ba? Ang dami mo nang pinagdaanan sa buhay dito sa Singapore. Sisiw na lang yung problema mo na yan kay Harvey. Niyakap nito si Aubrey ng mahigpit. Nang makalma ay nagpaalam na siyang uuwi na sa apartment. Napakabagal ng mga hakbang ni Aubrey. Ayaw sana niyang makarating agad sa kanyang apartment. Hindi niya alam kung paano haharapin si Harvey. Nang mapadaan pa nga siya sa isang parke, ay umupo siya sa isang bakal na bench. Nakatulala lamang siya at iniisip niya kung ano ang magiging buhay niya kapag nawala si Harvey sa buhay niya. Ilang sandali rin siyang namalagi sa parke na iyon, pero hindi rin niya naiwasan ang umuwi. Nang dumating siya sa apartment, ay sinalubong siya ni Harvey. Aubrey, bakit ngayon ka lang umuwi? Naghanda ako ng masarap na hapunan. Paborito mo ito, dinakdakan at mainit na kanin. Marunong ka palang magluto? Gulat na tanong ni Aubrey. Pilit siyang ngumiti sa binata. Hindi, pero nanood na lang ako ng mga videos at ginaya ko kaya pagpasensyahan mo na kapag hindi masarap sa panlasa mo. Okay lang. Ang importante sa akin ay yung effort mong magluto. Napaka-sweet naman talaga nitong girlfriend ko. Ibaba mo na yung gamit mo at magbihis ka na. Iyahanda ko ng lamesa nang makakain na tayo. Alam kong pagod ka galing sa trabaho. Ngumiti lamang si Aubrey at nagpalit ng pambahay na damit para masimulan na nilang kumain. Balisa si Aubrey habang sila'y kumakain. Mahal na niya si Harvey. At parang hindi niya kakayanin kung magkabalikan ito at ang ex-fiance nito. Naalala niya ang suwestyon ni Jessica na magtanong ng hypothetical questions at naisipan niyang subukan nga. Harvey, paano kung magkita kayo ni Amelia? Ano bang klaseng tanong yan, Aubrey? Wala lang, naisip ko lang. Paano nga kung sakaling makita natin siya nang hindi sinasadya? Anong gagawin mo? Tumingin sa kanyang binata at ngumiti. Yung totoo, baka magpasalamat ako sa kanya. Ha? Magpapasalamat ka? Saan? Naguguluhang tanong ni Aubrey. Kasi pumunta ako rito para hanapin siya, hindi ba? Kung hindi ako pumunta dito, ay hindi kita makikilala.
So ayun, magpapasalamat ako sa kanya dahil sa kanya ay nakilala ko ang babaeng gusto kong makasama sa buhay. Cheesy mo naman. Tumatawang sabi ni Aubrey na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Ganun ata talaga kapag in love, nagiging corny. Pinisil pa nito ang pisngi ng dalaga at kinintala ng mabilis na halik sa noo. Tumayo si Harvey at inakay patayo si Aubrey. Oh, bakit? Gusto kong sumayaw, baby. Sasayaw? Eh, wala namang tugtog. Pakinggan mo na lang ang tunog ng puso ko. Corny mo talaga. Kinikilig na sabi ni Aubrey. Iniligay ni Harvey ang mga kamay sa bewang ni Aubrey. Kinuha rin ito ang kamay ni Aubrey at inilagay ang mga iyon sa balikat nito. Sumayaw sila kahit walang tugtog. Tila ang tibok ng kanilang mga puso ang nagsilbing musika habang sila'y sumasayaw. Nakatitig lang si Harvey sa mga mata ni Aubrey. Mahal na mahal kita, Aubrey. Mahal din kita. Niyakap ni Aubrey si Harvey. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Sa isip-isip niya ay tamang desisyon na hindi nasabihin pa kay Harvey ang kanyang natuklasan tungkol sa kinaroroonan ni Amelia. Sa araw-araw ng kanilang pagsasama, ay palaging kinikilig si Aubrey sa pagiging sweet at corny ni Harvey. Nakampante na siya. Niisipan din niyang tama nga na huwag nang sabihin kay Harvey na alam na niya ang kinaroroonan ni Amelia, lalo na nang minsang narinig niyang kausap ni Harvey si James sa telepono at binanggit nito na hinihintay lamang nito ang singsing na ipinagawa sa Paris at magpo-propose na ito sa kanya. Nais daw kasi ni Harvey na mas maganda ang singsing ng kanilang engagement kaysa singsing na bigay nito nang maging magnobyo sila. Sa tingin ni Aubrey ay tama ang naging desisyon niya. Naging masaya pa rin naman sila hanggang sa isang araw na naiwan ni Aubrey ang cellphone niya. Nagmamadali siyang pumasok sa trabaho at dahil tinanghali ng gising ay malilate na siya. Ano yung tumutunog? Malakas na tanong ni Harvey. Hindi na siya ginising ni Aubrey kanina bago pumasok sa trabaho ang dalaga. Nakita niya ang cellphone ni Aubrey sa mesita. Hindi niya naabutan ang tawag pero nakita niya na may mga mensahe. Inisip niyang baka importante ang mga iyon kaya binasa niya. Aubrey, kamusta? Nakita ko kayo ni Harvey nung linggo. Ang sweet-sweet niyo naman, nakakainggit. Mukhang tama nga ang naging desisyon mo na huwag nang ipaalam na nalaman mo na ang tirahan ni Amelia. Mukhang okay na din naman yung babae. Hindi ba't sa 164 Sinmang Mera Street siya nakatira? Magaganda ang mga bahay doon at mayayaman ang mga nakatira. Sigurado naman akong maayos na rin ang sitwasyon ng babae. Nabitawan ni Harvey ang cellphone ni Aubrey pagkabasa sa mensahe. Nakaramdam siya ng galit kung bakit hindi sinabi ni Aubrey sa kanya na alam na nito kung saan matatagpuan ang kanyang dating fiancé. Pakiramdam niya ay tinaraydor siya nito. Nakadama din siya ng kaba. Nalito siya kung gusto pa ba niyang makita si Amelia. Sandali siyang natulala sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Makalipas ang ilang minuto na pag-iisip, ay pinuntahan agad ni Harvey ang address na nasa text message. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang kumatok siya sa pinto. Pagbukas ng pinto ay napakagatlabi siya nang makita si Amelia. Nakatingin lamang siya rito. Hindi na siya nananabik na makita ito. Harvey? Namimilog ang mga mata at gulat na tanong nito sa kanya. Oo, ako nga ito. Walang ganang sagot niya sa babae. Anong ginagawa mo dito? Ano sa tingin mong ginagawa ko dito? Kung ang aso nga kapag nawawala ay hinahanap, hindi ba? Oo nga naman. Halika, pumasok ka muna, Harvey. Dito na tayo sa loob mag-usap. Nang nakaupo na sila sa may sala, ay sinimulan ni Amelia ang pagpapaliwanag, hindi pa man nagtatanong ang binata. Patawarin mo ako, Harvey. Naging marupok ako. Naging mahina ako. Anong ibig mong sabihin?
May pamilya ka na ba dito, Amelia? Wala pa akong anak, pero nagkaroon ako ng nobyo dito. Gusto ko naman sanang sabihin sa'yo, pero wala akong lakas ng loob na harapin ka. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkasala ako sa'yo. Alam kong sumira ako sa pangako na babalik bago ang araw ng kasal natin. Pero bakit nga ba hindi ka nagbalik? And worse, pinagpalit mo na pala ako sa iba. Hindi ba ako sapat? Nagulang ba ako? Hindi ba kita minahal ng totoo? Hindi ba sapat ang lahat ng binigay at ginawa ko para sa'yo at pamilya mo? Hindi naman sa ganun, Harvey. Naging marupok lang ako. Malungkot ako dito at hindi ka naman makadalaw. Masyado kang abala sa mga negosyo mo noon. Tapos nakilala ko si Lee. Mabait siya at pinaglalaanan niya ako ng oras. 7 taon tayo naging magnobyo, Amelia. Kinaya mong itapon ang lahat ng iyon dahil lamang nalungkot ka dito sa sandaling panahon? Ilang buwan ko palang mag-isa dito. Bumigay ka kagad. Sana pala hindi na kita piniyagang pumunta dito sa Singapore. Patawarin mo ko, Harvey. Maaari pa ba nating ayusin ang lahat? Ayusin? Paano ang boyfriend mo? Iiwan ko siya at sasama ko sa iyo pauwi ng Pilipinas. Huminto na rin naman ako sa trabaho sa ospital. Ikaw naman ang totoong mahal ko. Ikaw naman ang fiancé ko at ikakasal na tayo dapat noon. Hindi lamang ako nakabalik. Please, let me make up to you, Harvey. Pagmamakaawa ni Amelia habang umiiyak na. Hindi ko alam, Amelia. Nasira mo na ang tiwala ko. Pinaasa mo ako. Paano kung iwan mo akong muli kapag kasal na tayo? Hindi na mangyayari yun, Harvey. Pangako. Natuto na ako. At hinding-hindi na kita sasaktan pang muli. Pag-iisipan ko. Napatitig sa mukha niya ang babae. Bakit? Mayroon ka na bang ibang mahal, Harvey? Oo. Dito ko rin siya nakilala sa Singapore. Siya ang tumulong sa akin na hanapin ka. Gano'ng katagal ka na ba dito? 8 buwan na. 8 buwan? Pero ngayon mo lang nahanap ang address ko? Baka naman sinadya ng babaeng yun na hindi ako mahanap para makuha niyang atensyon mo. Hindi naman ako nagtatago. Narito lang naman ako at sa ospital na pinagtatrabahuhan ko dati. Baka pinagsasamantalahan ka ng babaeng yun. Maraming Pilipino dito ang gagawin ng lahat para lamang kumita ng pera. Yung iba nga'y nanloloko pa. I mean, you're wealthy, Harvey. Hindi malayong sinadya ka niyang agawin sa akin. Hindi ganun si Aubrey. Simpleng sagot niya at tiningnan ng masama ang kausap. Paano ka nakakasiguro kung ilang buwan pa lang naman kayong magkakilala? That's none of your business, Amelia. Aalis na ako. Matagal kong inisip kung ano ang magiging reaction ko kapag nakita kita. Pero ngayon nakaharap kita, ay puro sakit at galit lamang ang aking nararamdaman. Pumunta lang ako rito para masiguro kung okay ka. Since okay ka naman pala, panatag na ako. Bye, Amelia. Umalis na si Harvey pero hindi siya agad umuwi sa apartment ni Aubrey. Nag-isip-isip muna siya habang nasa parke. Tinitimbang niya kung sino ba ang mas mahal niya. Sino ba ang kanyang pipiliin? Si Amelia na nanloko at nang iwan sa kanya? O si Aubrey na naglihim at posibleng nanloko din sa kanya? Litong-lito siya sa mga sandaling iyon. Parang ayaw na niyang magtiwala pa. Nakailang tawag na din si Aubrey sa kanya, pero hindi niya ito sinasagot. Gabi na nang umuwi si Harvey sa apartment at nadatnan niyang nakaupo si Aubrey sa sofa. Saan ka nang galing? Tawag ako ng tawag. Nag-aalala na ako kung nasan ka. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nag-aalalang tanong ni Aubrey. Saan ako nang galing? Gagad niya. Galing ako sa 1647 Sinmang Mera Street. Pamilyar ba sa'yo ang address na yon, Aubrey? May hinanakit niyang tanong sa nobya. Biglang kinabahan si Aubrey. Hindi ito makapagsalita.
Napayuko na lamang ito. Bakit ka naglihim sa akin, Aubrey? Sa tingin ko ay karapatan kong malaman ang totoo. O baka naman dati mo pang alam pero sinikreto mo lang sa akin. Tumunghay si Aubrey at malungkot na nagsalita. Hindi, Harvey. Itong nakaraang araw ko lang din nalaman. Iyon ang gabi na tinanong kita kung anong gagawin mo kapag nalaman mo kung saan nakatira si Amelia. Hindi ba't sabi mo ay magpapasalamat ka pa sa kanya dahil nakilala mo ko dito sa Singapore? Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Akala ko hindi mo na kailangang malaman pa kung nasan siya. Sino ka para magdesisyon para sa akin? Karapatan kong malaman. Hindi ba't binayaran kita para hanapin siya? Mariing sagot niya. Doon na nagsimulang umiyak si Aubrey. Akala ko mahal mo na ako at hindi mo na siya kailangan pang mahanap. Sorry, Harvey. Oo, mahal kita. Pero wala kang karapatan na pangunahan ako sa mga desisyon ko, Aubrey. Paano kung mas mahal ko pala siya kaysa sa'yo? Paano kung siya pala ang gusto kong makasama at hindi ikaw? Galit na sagot ni Harvey. Tumayo si Aubrey at sinampal si Harvey. Biglang nagpanting ang tenga nito sa narinig. So, ano pala ako sa'yo? Panakit butas? Rebound? Panandali ang nobya na i-dispose mo lang kapag nahanap mo ng totoo mong mahal? Napaka-unfair mo naman ata sa akin, Harvey. Pinagsilbihan kita. Inalagaan kita. Minahal kita. Tapos, ganyan lang pala ako sa'yo? Hiningi ko ba yon? Kusa mo akong inalagaan at minahal. Hindi ko yan hiningi sa'yo, Aubrey. Sabi ni Harvey habang sapo ang pisngi. Ganun ba? Pwes, dalhin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Doon ka na sa ex mo. Sobrang hirap mo palang mahalin, Harvey. Padabog namang pumasok ng kwarto si Harvey at nag-impake ng mga gamit. Lumabas siya ng kwarto at naglapag ng 5,000 dolyares. Bayad ko sa renta at sa kuryente. Walang emosyon na sabi niya at tuluyan na siyang umalis ng apartment. Ilang minuto lamang mula nang lumabas si Harvey ng apartment ay dumating naman si Jessica. Friend, nakasalubong ko si Harvey ah. Ang daming dala. Saan pupunta yon? Nasabi mo na ba sa kanyang tungkol sa magiging baby nyo? Bungad ni Jessica nang makapasok ng apartment. Nabungaran itong nakaupo si Aubrey sa sofa at tila miserable ang itsura. Inilabas ni Aubrey ang kanyang kanang kamay na kanina pang nakapasok sa kanyang bulsa. Hawak niya ang isang pregnancy test. Sasabihin sana niya kay Harvey na buntis siya, pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin iyon sa binata dahil nag-argumento na sila. Inamin niyang sobrang minahal niyang lalaking iyon sa maigsing panahon na nagkasama sila. Kaya naman pati sarili niya ay mabilis niyang ibinigay dito. Wala na siya, Jessica. Hindi ko na nasabi sa kanya na buntis ako. Malungkot niyang sagot dito. Nilapitan siya ng kaibigan at dinaluhan. Bakit pa siya umalis? Nalaman niya na alam ko ng address ni Amelia. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Naiwan ko ang cellphone ko kanina kaya nabasa niya ang text ni Angie. Pinuntahan daw niya ang ex niya. Pagdating niya, galit niya akong kinausap. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya nasaktan ko siya. Eh ano na pag-usapan niyo? Galit sa akin si Harvey. Pakiramdam daw niya itinaider ko siya. Baka daw niloko ko lamang siya para sa pera. Hayo na tag-impake na agad ng gamit niya at umalis na. Hindi man lang niya naisip ang pinagsamahan namin. Wala man lang kayong usapan kung maghihiwalay ba kayo o ano? Wala. Pero obvious naman na nakipaghiwalay na siya. Hindi siya aalis kung okay pa kami. Bakit parang okay ka lang, friend? Pagtataka nito sa kabila ng malungkot niyang anyo. Hindi ako okay, syempre. Pero parang nasa state of shock lang ako. Paano kanyan? Paano yung baby niyo?
bubuhayin kong mag-isang batang to. Kung ayaw niya sa akin, edi wag. Nabuhay ako na wala siya sa buhay ko. Kaya kakayanin ko ulit mabuhay na wala siya. Inis na sabi ni Aubrey. Nang medyo okay na ay pumasok na siya sa kanyang kwarto. Bumungad sa kanya ang cabinet ni Harvey na wala ng laman at pawang mga hangers na lang ang nakasabit at wala ni isang damit ang natira. Doon na napahagulgol si Aubrey. Mahal na mahal niya si Harvey pero hindi niya maintindihan kung bakit ang dali niyang sinukuan ang lalaki. Gulong-gulo din si Aubrey kung ano ang gagawin sa sanggol na nasa sinapupunan niya. Buong pamilya niya ay nakaasa sa kanya kaya't hindi niya alam kung paano bubuhayin ang anak nila. Isa pang ikinababahala niya ay dahil alam niyang bawal ang buntis sa kanyang trabaho. Nag-aalala din siya sa mga sideline niya. Hindi siya maaaring maglinis ng mga bahay sa kondisyon niya. Hindi rin siya maaaring mapagod at mapuyad tulad ng nakasanayan na. 9 months siyang dapat mag-ingat sa mga kilos niya. Nang sumunod na araw ay umasa siyang babalikan siya ni Harvey o tatawagan. Pero nagkamali siya dahil tuluyan na ngang hindi nagparamdam si Harvey sa kanya. Natanggal siya sa trabaho dahil nalaman ng manager niya na buntis siya. Dumalang na rin ang mga alok sa kanya na maglinis ng mga bahay dahil sa kanyang sitwasyon. Maging ang mga dati niyang racket ay hindi niya maituloy dahil masela ng kanyang pagbubuntis. Dumating na din sa punto na hirap na siyang maglakad o kumilos. Naisip din niyang napakamahal mga anak sa Singapore. Hindi tulad sa Pilipinas na maaari siyang sa pampublikong ospital manganak. Kaya naman napagdesisyonan niyang umuwi na lamang sa Pilipinas matapos niyang ipaalam sa pamilya niya na nagdadalang tao siya at wala siyang maipapakilalang asawa sa mga ito. Naunawaan naman siya ng pamilya niya. Nangako ang mga itong magsusumikap na at hindi naaasa sa kanya. Sa kabilang banda, nagkabalikan naman si Harvey at Amelia. Nanatiling galit si Harvey kay Aubrey. Pakiramdam kasi niya ay ginamit at niloko lamang siya ni Aubrey para kumita ito. Dahil nang naging magnobyo sila, ay sinagot na rin ni Harvey ang mga gastusin na 30 sa apartment ito. Kaya't pakiramdam niya ay ginamit lamang siya ni Aubrey. Pakiramdam niya ay sadyang hindi nito ipinaalam na nakita na nito si Amelia dahil mawawala lahat ng tulong pinansyal niya rito. Pero aminado naman siyang naging masaya siya sa piling ni Aubrey. At kusa niyang ginagastusan ng dalaga upang makapagpahinga ito sa kakaraket. Naging maayos din naman ang kanilang samahan ni Amelia. Iniwan ito ang nobyo nito at bumalik ito kay Harvey. Nagbalik sila sa Pilipinas at nagsimulang muli. Nung unang taon nilang magkasama ay naging ayos naman ang lahat. Pero unti-unti ring nagbago ang nobya. May problema ba tayo, love? Inis na tanong ni Harvey nang tawagan niya ito. Nasa opisina siya at si Amelia ay nasa ospital. Napilitan itong magtrabaho sa pampublikong ospital sa Pilipinas dahil iyon lamang ang available hiring para rito. Wala naman. Ano naman ba yan, Harvey? Isang buwan ka nang umiiwas sa akin. Ano na naman bang nagawa ko na hindi mo nagustuhan? Wala nga. Busy lang ako at pagod sa trabaho. At saka, kahit naman magnobyo tayo ay kailangan ko rin ng personal space. Kailangan ko ng me-time, Harvey. Babawi ako sa'yo next month. Pangako yan. Matapos kausapin ang kasintahan ay pumasok sa office niya ang kaibigang si James. Halata agad nito na wala siya sa mood. Alam mo, halatang nagkabalikan na kayo ni Amelia, pare. Puna sa kanya ni James. Anong ibig mong sabihin? Nakasimangot ka na naman kasi lagi. Nung mag-fiancé kayo, madalas uminit ang ulo mo sa konsumisyon kay Amelia. Nung nawala siya na parang bula, ay mas lumala ang pagiging mainitin ng ulo mo. Pero, nung nobya mo yung raketera ng Singapore, kahit sa telepono lamang kita nakakausap, I can tell na masaya ka at lagi maganda ang mood mo.
Bakit ba hindi na lang yung babaeng yun ang nakatuluyan mo? Puro sakit lang ng ulo ang binibigay sa'yo ni Amelia, pare. Totoo naman ang sinabi nito. Bumalik siya sa pagiging mainitin ng ulo at irritable mula nang bumalik siya sa Pilipinas. Tinrider niya ako. Alam na niya ang tirahan ni Amelia pero itinago niya sa akin. Kung hindi ko pa nakita ang mensahe sa kanyang cellphone ay hindi ko malalaman. Siguro, ayaw niyang mawala ang tulong ko sa mga gastusin niya. Grabe ka naman mang husga, Harvey. Hindi ba pwedeng hindi niya sinabi kasi mahal ka niya at ayaw kanyang mawala sa kanya? Iyan nga ang sinabi niya. Oh, yun naman pala eh. Isa pa, alam ba niyang bilyonaryo ka? Hindi, pero nakakaramdam siya na nakakaluwag ako sa buhay. Kita mo na, hindi nga niya alam ang totoong pagkatao mo pero minahal ka niya. Oo na nga, alam ko nang mali ko ito at pinakawalan ko siya agad-agad. Sus, mamaya yun na pala si Miss Wright, magsisisi ka pa. Anyway, ano nga itong bagong problema kay Amelia? Hindi ko alam kung napaparanoid lamang ako or what. Something's wrong, James. Hindi ko alam kung nasira na lamang ang tiwala ko sa kanya. O baka totoong may bago siyang lalaking nakakasama. Palagi na lamang siyang galit kahit wala akong ginagawa. Easy lang yan, bro. Pasundan natin sa tao natin. What? That's insane, James. Gusto mo bang malaman ang totoo o hindi? Fine. You won. Actually, gusto ko ring malaman ang mga nangyari nung nasa Singapore si Amelia. Buti naman at pumayag ka ng mapaimbestigahan niyang babaeng yan. Hindi ba dati ko pa yan sinasabi, pero ayaw mong mabalitaan ng mga tao ang totoong nangyari sa inyo ni Amelia. Wala na akong pakailam ngayon kung malaman ng mga tao. Ang gusto ko ay ang katotohanan. Agad ngang pinaimbestigahan ni James si Amelia at nang may resulta na ay agad na ikinumpronta ni Harvey ang dalaga. Hi love! Masayang bati ni Amelia nang dalawin niya ito sa kondo nito. Yayakap sana ito kay Harvey pero umiwas ang binata na ipinagtaka ng babae. What's wrong, Harvey? Ang sabi mo sa akin nung pinuntahan kita sa bahay mo sa Singapore ay iiwan mo na ang lalaki mo. Dahil ako naman talaga ang fiancé mo at ako ang mahal mo. Oo nga, ginawa ko naman ah. Amelia, alam ko na ang totoo. Iniwan ka ng lalaki mo dahil nadiskubre niya na may iba kang katagpong lalaki na nagsimula lamang nang nalugyang kanyang negosyo. Hindi ba't ganun din ang nangyari sa atin? What are you talking about, Harvey? Kunot ang noong tanong nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko ng totoong nangyari, Amelia. Naging maayos naman ang ating relasyon noon. Pero nang magsimula akong magkaroon ng problema sa mga negosyo ko, ay natakot kang hindi ko maibigay ang buhay na nakasanayan mo. Kaya't nagtungo ka sa Singapore. Doon mo nakakilala ang lalaking sa tingin mo ay mas mayaman at stable kaysa sa akin. Pero nang nagsimula na rin siyang maghirap, ay humanap ka muli ng lalaking tutugon sa mga pangangailangan mo. Nagkataon lamang na dumating ako kaya't nagkabalikan tayo. Bakit? May masama ba kung gusto kong siguruhin ang kinabukasan ko? Really? Hindi pagmamahal ang tawag dyan ko di panggagamit, Amelia. Hindi ka naging totoo sa ating pagsasama. Huwag kang pa-victim, Harvey. Sa tingin mo ba ay perpekto kang nobyo? I felt neglected. Napaka-busy mo sa mga negosyo mo. Wala kang oras para sa akin. Kaya wag mo kong sisihin kung naghahanap ako ng iba. Dahilan ba yan para manloko o mang-iwan ka? You know what? This conversation is useless, Harvey. Let's break up. Pairap na sabi ni Amelia at padabog itong umalis sa harapan niya. Hindi naman ito sinuyo ni Harvey. Bagkos ay umalis na rin siya at umuwi ng bahay. Simula ng araw na iyon ay hindi na nakita pa ni Harvey si Amelia. Wala na rin naman siyang intensyon na hanapin ito. Umalis na rin ito sa kondong inuupahan niya para dito. Malaki ang pagsisisi ni Harvey sa pag-iwan kay Aubrey. Ang totoo, mas mahal naman niya si Aubrey kaysa kay Amelia.
nasaktan lamang siya sa hindi nito pagsasabi ng totoo sa kanya tungkol kay Amelia. Naisip din niya na baka ego lamang niya ang dahilan kung bakit nakipagbalikan pa siya kay Amelia noon. Ayon din sa investigador, ay isa sa mga pinakamasipag at tapat na empleyado sa Singapore, si Aubrey. Madami ang nagtitiwala at nagmamahal dito, pero hindi na matukoy ang kinaroroonan nito ngayon. Ilang beses ding nagpabalik-balik si Harvey sa Singapore, pero hindi niya makita si Aubrey. Ang mga kaibigan naman at kakilala nito ay galit kay Harvey. Nalaman kasi ng mga ito ang nangyari, at kahit isa sa mga ito ay walang nagbigay ng detalye kay Harvey tungkol sa kinaroroonan ni Aubrey ngayon. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ni Harvey, ay ginising siya ng sunod-sunod na doorbell sa kanyang gate. Padabog siyang bumangon at pinuntahan ang tao sa labas. Nagulat siya nang makita si James. Bro, anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ka makakatok para namang may emergency? Ang sarap na sana ng tulog ko, istorbo ka naman. Bro, kailangan mong makita tong live selling sa social media, oh. Napailing si Harvey. Umupo sila sa couch sa may sala. Pumunta ka dito ng ganitong oras at ginising mo ko para sa live selling na yan? James naman! Iritableng tanong niya rito. Bro, hindi to basta-basta live selling lamang. Tingnan mo to. Pinakita ni James ang cellphone nito sa kanya. Nagulat si Harvey nang makita ang nasa live selling. Si Aubrey. Nagbebenta ng mga bags, sapatos at mga tsokolate galing Singapore. Walang kaalam-alam si Harvey na umuwi si Aubrey ng Pilipinas noong 3 buwan na ang siya nito. Sa Pilipinas na ito ng anak at ngayon nga ay 5 buwan na ang bata. Si Jack. Si Aubrey? Gulat na tanong ni Harvey. Oo pre, at nandito siya sa Pilipinas. Kaso mukhang may posibleng maging problema. Ano yun? Nakita ko kanina sa live selling niya na may dala siyang baby. May anak na ata pare. Baka nakapag-asawa na yan. Iniwan mo kasi basta-basta. Nakahanap siguro ng iba. Ha? Anak? Parang ang bilis naman ata, James. Biglang tumigil sa pagla-live selling si Aubrey at sinabi sa mga nanonood na umiiyak ang anak nito. Binuhat nito ang baby at nagkatinginan sa gulat ang magkaibigan. Bro, kamukha mo yung bata. Bulalas ni James na may pagsuntok pa sa braso ni Harvey. Napansin ko nga rin. Tumayo si Harvey at kinuha ang frame sa kanyang lamisita at iniabot iyon kay James. Tingnan mo tong larawan ko ng baby ako. Hindi ba't kamukhang-kamukha ko ang bata? Oo nga. Para kayong pinagbiyak na bunga, pare. Sa tingin ko, anak ko ang batang yan. Sabi niya habang pinagmamasdan ang live selling ni Aubrey. So, anong plano mo? Sabi mo nga, she's the one that got away, di ba? I know. Kaya nga hanapin natin siya at pupuntahan ko siya. Kailangan kong makausap si Aubrey, James. Tulungan mo ko. Teka, magpapanggap na lang akong customer. O-order ako at sasabihin kong kukunin ko ang item sa bahay niya. Hindi naman niya ako kilala, di ba? Swiss son ni James. Naikwento na kita sa kanya pero hindi pa niya nakikita ang litrato mo. Good. Sige na, mag-mind ka na, Harvey. Teka, ano namang imamind ko? Mga damit na pamabae na ang pinapakita niya. Ano ka ba? Kahit ano na lang imind mo. O kung gusto mo, silang mag-ina ang imine mo para sa'yo na sila. Sira, ikaw na mag-mine. Gusto ko yung pinakamahal sa kadamihan mo pare para makapagpahinga na siya. Oy, concern! Tudyo nito sa kanya. Siyempre, mahal ko yan eh. Saka, kita mo naman, kailangan pa niyang asikasuhin ang anak namin pero nagtitinda pa rin siya. Habang ako, nanonood lang dito. Sige na, order na. Oo na, oo na. Makaanak namin parang sure na sure ah. Paano kung napaglihan ka lang niya at sa sobrang galit niya sa'yo, naging kamukha mo tuloy ang anak niya? Whatever, James.
aagawin ko siya sa asawa niya. Order na sabi. Nagpanggap na ngang customer si James at umorder ng mga mamahaling bagay at sapatos. Dahilan nito kay Aubrey ay mamahalin ang mga order nito, kaya gusto nitong makasiguro at mas kampante ito kung sa mismong bahay ni Aubrey sila magkikita. Sinabi rin nito na may sasakyan naman ito, kaya makakatipid pa si Aubrey sa shipping fee. At dahil nga malaking halaga ang order ni James, na halos umabot ng 100,000, kaya pumayag si Aubrey na sa bahay nito kunin ang mga orders ng lalaki. Binayaran agad iyon ni James gamit ang credit card nito. Usapan nila ni Harvey na babayaran na lamang niya si James bukas. Hindi pwedeng credit card ni Harvey ang gamitin dahil makikita ni Aubrey ang pangalan niya. Ayan bro, ito na ang address ni Aubrey. Ikaw nang bahala dyan. I already did my part. Ikaw nang bahalang dumiskarte sa kanya. Hindi mo ba ako sasamahan, James? Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. Oh, bakit parang bigla kang naduwag? Laban mo na yan. Kaya mo na yan mag-isa. Baka mailang pa yan pag nakitang may kasama kang ibang tao. Ilan ko ba siya pupuntahan? Ang sinabi ko, pumunta ako bukas ng alas 3 ng hapon sa kanila. Sa Sabado na lang kaya? Naku po! Masyado namang dinadaga ang dibdib mo, pare. Pumunta ka na bukas. Mamaya, mapurnado pa ang lakad mo. Huwag kang duwagan o ka ba? Diba, ito na ang hinihintay mong pagkakataon para makausap siya at makahingi ng tawad. Ayan na, chance mo na yan. Hindi nakatulog si Harvey ng gabing iyon. Kinakabahan siya sa muling pagkikita nila ni Aubrey. Aminado naman siya na mali ang kanyang nagawa dito. At inaalala pa niya, kung anak nga nila ang bata sa live selling nito, baka mas lalo siyang kinamuhian ni Aubrey dahil napabayaan niya ang mag-ina. Ay, bahala na nga. Kung kailangan kong lumuhod, luluhod ako. Mapatawad niya lang ako. Determinadong sabi ni Harvey sa sarili. Pagdating ni Harvey sa bahay ni Aubrey kinabukasan, ay pinapasok siya ng isang lalaking sa tingin niya ay kapatid ni Aubrey. Nakita na niya dati ang larawan nito sa cellphone ng dalaga. Kayo po ba yung pipick up ng bag, sapatos at tsokolate kay ate? Tanong ng binata sa kanya. Oo, ako nga. Tipid na sagot ni Harvey. Iniikot niya ang paningin sa kabahayani na Aubrey. Medyo masikip at maliit ang bahay at maraming tambak na paninda na marahil ay pambenta ni Aubrey sa online. Napahanga na naman tuloy siya sa kasipagan ng babae. Nakaya nitong hindi siya hanapin at itago ang anak nila at buhayin ng mag-isa. Malungkot pero proud siya sa katatagan ni Aubrey. Upo po muna kayo. Andito po yung orders nyo. Nakaready na. Sumunod si Harvey sa pinata patungo sa sala at doon niya nakita si Aubrey. May kalong-kalong itong bata at napatayo ito nang makita siya. Harvey, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nito. Pipick up ako ng orders. Nauutal sa kaba na sagot niya habang nakatitig sa batang hawak nito. Anong orders? Umorder yung matalik na kaibigan ko ng bags, sapatos at saka chocolates. Kaibigan mo si Sir James? Oo. Ang totoo niyan, pinakausapan ko siyang umorder para mapuntahan kita dito. Siya rin nakakita sa'yo sa live selling kagabi. Nako naman, Harvey. Naghahanap buhay ako ng maayos. Wala akong oras makipaglokohan sa'yo. Huwag niyo yung idamay itong negosyo ko. Nabayaran na ni Sir James yung mga items at kung ire-refund mo, magbabayad ka ng penalty. Dahil sa halip na ng order na iyong iba, natenga sa inyong mga nagtitrip. Inis na sabi ni Aubrey. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko naman lahat ng in-order namin. Hindi ko babawiin. Pakiusap ko lang din sana ay makipag-usap ka sa akin kahit sandali lang. Bakit pa, Harvey? Para saan? Masama ang loob na tanong nito. Inilagay muna ni Aubrey ang anak sa kuna.
tungkol sa ating dalawa. Wala nang tayo, Harvey. Kunin mo na mga orders mo at umalis ka na. Salamat sa orders niyo. Halos itaboy na siya paalis ni Aubrey matapos nitong ibigay sa kanya ang mga items. Masama ang loob ni Harvey na hindi man lang niya nakausap si Aubrey, pero hindi naman niya ito masisisi. Malaki ang naging kasalanan niya dito. Buti na lamang at muling nakaisip si James ng paraan. Araw-araw umu-order si Harvey kay Aubrey at araw-araw niyang kinukuha sa bahay nito ang mga orders niya. Isang araw ay kinumpronta na siya ni Aubrey dahil sa inis. Alam mo, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo, Harvey. Tigilan mo ng pag-order at pagpunta dito sa bahay namin. Saka, ano bang ginagawa mo sa mga orders mo na yan? Araw-araw mo nilang inuubos ang paninda ko. Bakit? Bawal na bang umorder sa online shop mo ngayon? Customer naman ako at nagbabayad ako ng maayos. Kaya hindi mo ako pwedeng patigilan sa pag-order. Pagdutol pa nga ni Harvey. Saka binibigay ko sa mga tauhan ko mga orders ko sa'yo. Hindi ko sinasayang. Pinopromote ko pa nga ang online shop mo para bumili din sila. Saka gusto kong magpahinga ka kagad. Alam kong hindi ka hihinto sa pagtatrabaho hanggat hindi na uubos ang paninda mo. Pareho naman nating alam na umu-order ka lamang dahil gusto mo kong makausap. Tapusin na natin to, Harvey. Kakausapin na kita para itigil mo na ang pagpunta dito ng halos araw-araw. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Galit at pairap na tanong ni Aubrey. Ihingi lang sana ako ng tawad sa mga nagawa ko, Aubrey. Dapat ay hindi kita pinagdudahan dati. Masakit lang naman talaga para sa akin na naglihim ka sa akin. Kaya ba, nakipagbalikan ka kay Amelia at iniwan mo ko? Na-clueless kung anong mangyayari sa relasyon natin? Nabalitaan ko na nga lang na nagkabalikan pala kayo at umuwi kayo ng Pilipinas. Sana man lang, sinabihan mo ko, di ba? Eh wala eh, basta ka na lamang umuwi na parang wala lang ako sa'yo. Tapos dadating ka dito at sasabihin mong gusto mong kausapin kita? Ang tapang rin naman ng apog mo, Harvey. Gigil na sabi ni Aubrey. Alam kong nagkamali ako. Maging ang pagbalik ko kay Amelia ay mali. Hindi ako dapat nagpadalos-dalos. Sa tingin ko, ay ang nasaktang ego ko lamang ang dahilan kung bakit bumalik ako sa kanya. Pero alam ko sa puso ko na ikaw ang mahal ko, Aubrey. Matagal ko nang pinagsisisihan ang naging desisyon ko. Kaya't sana ipagbigyan mo ko ng isa pang pagkakataon na makabawi sa'yo at sa anak natin. Masama siyang tinignan ni Aubrey. Anong anak natin ang pinagsasabi mo? Huwag mo nang itanggi, Aubrey. Kamukhang kamukha ko ang bata at alam ko sa puso ko na anak ko siya. Isa pa, yung buwan na umalis ako at ang edad ng bata ay tugma. Imposibleng hindi akong ama niya. Unless, niloko mo ko dati. Na alam ko namang hindi mo gagawin. Patawarin mo na ako, Aubrey. Babawi ako sa inyong mag-ina. Muling pakiusap ni Harvey. Pag-iisipan ko. Umuwi ka na at huwag ka nang o-order ulit sa live selling ko. Umirap at pumasok na ng bahay si Aubrey, pero nabuhayan ng loob si Harvey dahil sa wakas ay nakipag-usap na ito sa kanya. Umaasa siyang makakapag-isip si Aubrey na mabuo ang pamilya nila. Kahit sinabihan siya ng dating nobya na huwag nang o-order dito, araw-araw pa rin niyang kinukulit si Aubrey hanggang isang araw ay bahagya ng lumambot ang puso ni Aubrey sa kanya. May live selling ako. Maaari mo ba munang bantayan si Jack-Jack? Tanong ni Aubrey nang minsang dumalaw siya sa mag-ina. Nanlaki naman ang mga mata ni Harvey. Oo naman. Sige na, mag-live selling ka na. Inabot ni Harvey si Jack-Jack at naglaro sila sa sala ng bahay ni Aubrey. Matapos mag-live selling ay bumalik na sa sala si Aubrey at nakita niyang masayang naglalaro ang mag-ama. Tapos ka na? Tanong ni Harvey nang makita siya. Oo, sige na. Umuwi ka na at patutulugin ko na si Jack-Jack. Salamat sa pag-babysit.
Niyakap ni Harvey si Jack-Jack ng buong higpit. Maluhaluha pa ito. Gusto mong bumalik bukas? Pwede mong bantayan si Jack-Jack habang nagla-live selling ako. Bigla ay tanong ni Aubrey na ikinalundag ng puso ng binata. Talaga, Aubrey? Hindi ka nabibigla? Excited na tanong nito. Oo naman. Mukhang masaya naman si Jack-Jack na kalaro ka. At hindi ko narinig na umiyak siya habang ikaw ang kasama niya. Maraming salamat, Aubrey. Babalik ako bukas, promise. Masayang-masayang sabi ni Harvey. Napadalas na ang pagdalaw ni Harvey para alagaan si Jack-Jack. Minsan ay nag-abot ito ng pera para sa bata. Aubrey, tanggapin mo ito para kay Jack-Jack. Hindi mo man diretsahang aminin sa akin anak natin si Jack. Alam kong anak natin siya. Ano to? Cheque? Namimilog ang mga matang tanong ni Aubrey habang tinitingnan ang hawak na cheque. Oo, para kay Jack-Jack yan at para sa'yo na din. Halos malaglag ang mga mata ni Aubrey nang makita ang nakasulat na halaga sa cheque. Natuduling ba ako o sadyang madaming zero itong cheque mo? Gulat na gulat si Aubrey. Madami talagang zeros yan. Para yan sa kinabukasan ni Jack-Jack. Para dumating man ang panahon na hindi mo na ako payagang dumalaw, ay may sapat na pera ang anak ko para sa pag-aaral niya. 50 milyong piso? Para sa pag-aaral ni Jack-Jack? Iisang bata lang ang anak ko, Harvey. Bakit parang para sa pag-aaral ng 5 barangay ang binibigay mo? Para sa anak ko talaga yan, Aubrey. Kanino pa ba mapupunta lahat ng pinaghirapan ko? Hindi ba't sa anak ko? Pero, ang laki ng halagang ito. Hindi mo man lang ba muna ipapa-DNA test si Jack-Jack? Hindi ka muna magsisiguro kung anak mo nga siya? Hindi na kailangan. May tiwala ako sa'yo at mahal ko si Jack-Jack. Ramdam kong anak ko siya. Isa pa, ako ang nakauna sa'yo kaya alam kong akan si Jack. Talaga? Oo naman, Aubrey. Sa panahong nagsama tayo sa Singapore, ay alam kong tapat ka sa akin. Alam kong mabuting babae ka. I'm so sorry kung pinakawalan kita at pinabayaan. I was wrong. I was stupid and blinded. Kung ayaw mo kong patawarin at tanggapin ulit sa buhay mo, hayaan mo man lang sana akong magpakaama kay Jack. Madamdaming sabi ni Harvey. Naantig naman ang puso ni Aubrey sa sinabi ni Harvey. Pero hindi pa buo ang loob niya na patawarin ito. Dahil na rin sa trauma na naranasan niya nang basta na lang siyang iwan nito at ipagpalit sa ex nito. Naisip niya na paano kung bumalik na naman ang ex nito. Paano na naman siya? Salamat naman kung ganun. Tanging naisagot na lamang niya sa lalaki. Nang makaalis si Harvey ay tinawagan ni Aubrey si Jessica na nasa Singapore pa rin at patuloy na nakikibaka sa buhay bilang OFW doon. Hello, Jessica. Galing na naman dito si Harvey. Bungad niya sa kaibigan sa kabilang linya. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kaibigan niya na nagparamdam ulit sa kanya si Harvey. Eh, bakit parang kinikilig ka? Noong isang araw lang ay parang galit na galit ka. Ay sus! Siguro nai-inlove ka na naman kay Harvey, ano? Pang-aasar ni Jessica. Oo na nga, sige na nga, inaamin ko na. Mahal ko pa rin naman si Harvey. Hindi naman nawala yun eh. Obvious naman, friend. Wala namang masama kung patatawarin mo siya. Lalo at may anak kayo. Sige ka, baka maagaw na naman siya sa'yo. Oo na, patatawarin ko na. Hindi ko na rin naman matiis at halos araw-araw nandito kahit pa alam kong pagod na siya sa mga negosyo niya. Eh, talagang naglalaan siya ng oras para kay Jack-Jack. Sus, in love na naman ang frenny ko. Masaya ako para sa'yo. Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng second chance. Congrats, Aubrey! Sana sa simbahan ng tuloy nyo. Salamat sa oras mo, Jessica. Mahalaga para sa akin na makausap ka dahil saksi ka sa mga nangyari sa amin ni Harvey. Oo,
Nakita ko rin naman kung gaano kanya kamahal. Kaya, i-let go mo ng pride mo at tampo sa kanya. Naway maging masaya ka kasama si Harvey at Jack-Jack. Sige, gagawin ko. Kakausapin ko siya. Nakikita naman ni Aubrey na nagsisisin na si Harvey. Nakita din niya ang mga sakripisyo at pagsisikap nito na makasama ang anak nila. Kaya naman ang mag-usap sila kinabukasan ay ibinigay na niya sa binata ang inaasam nitong kapatawaran niya. Hindi nagtagal ay naging magnobyo ulit sila. Mas lalong naging maalaga at sweet sa kanya si Harvey. Nais nitong magsama na sila pero ipagpapaalam muna niya sa magulang niya. Minsan na hindi abala sa kanikanyang negosyo, sila Harvey at Aubrey ay nagpunta sila sa Singapore. Ipinasyal nila si Jack-Jack at muling niyaya ni Harvey si Aubrey sa amusement park. Tara, sakay tayo ng cable car, babe. Nakangising tanong ni Harvey. Hay nako, ayoko nga ng ganyang rides ni ba? Nahihilo ako, tapos may karga pa akong baby. Sige na, namiss kong sumakay dyan eh. Ipahawak ko muna sa yaya si Jack-Jack para makasakay na tayo. Gusto ko lang maalala mo yung unang sakay natin dyan. Napilitan din si Aubrey sumakay sa cable car. At tulad noong unang sakay nila roon, ay nakapikit si Aubrey dahil nalulula siya. Babe, dilat ka na. Wika ni Harvey sa kanya. Sila lamang ang sakay ng mga sandaling iyon na hindi naman ipinagtaka ni Aubrey. Bakit na naman ba? Basta't dumilat ka. Nang dumilat si Aubrey ay nakita niyang may hawak na singsing si Harvey. Alam mo, nangyari na to eh. Natatawang sabi ni Aubrey. Alam ko, kaya nga dito ako magpo-propose. Aubrey, sa dami ng pinagsamahan natin ay masasabi kong hindi ko nakakayaning mabuhay nang wala ka. Mahal na mahal kita. At araw-araw akong babawi sa'yo at sa anak natin. Papawiin ko lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo dati. Biglang huminto ang cable car sa kalagitnaan na ipinagtaka ni Aubrey. Teka, sira yata ang cable car nila, Harvey. No, baby. I rented this for us. Ha? Kaya ba tayo lang ang nakasakay ngayon dito? Tumango at gumiti ng matamis si Harvey. Will you marry me, Aubrey? Bigla ay tanong ni Harvey. Sure ka na ba dyan? Baka naman napipilitan ka lang. Saka, paano kapag bumalik na naman ang ex mo? Naluluha ng tanong ni Aubrey. Sure na ako, Aubrey. At kahit bumalik pa siya, hinding-hindi na kita ipagpapalit sa kanya. Minsan na ako nagkamali. Ayoko nang maulit pa yon. I love you, Aubrey. Please marry me. Hindi, syempre, oo na. Madali naman akong kausap eh. Papakasalan kita at wala akong ibang gusto kundi mahalin at alagaan kayo ng anak natin. Salamat, babe. I love you. Mahal din kita. Nahihilo na talaga ako sa lula dito. Kung hindi nang kita mahal, malabo mo akong mapasama dito. Nagkatawanan sila at hinagkan siya ng binata sa noo at sa labi. Agad ding tinawagan ni Harvey ang kausap niyang operator ng cable car para paandarin na ang cable car. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal rin si Harvey at Aubrey. Sa Pilipinas sila nanirahan at paminsan-minsan na lamang sila kung bumalik ng Singapore. Special sa kanila ang Singapore dahil doon sila nagkakilala. Pahiwaga nga naman ang buhay. Sa paghahanap ni Harvey sa ex niya sa abroad, nakatagpo siya roon ng mas higit at karapat-dapat para sa kanya. Si Amelia ay patuloy pa rin sa pakipagnobyo sa mayayamang lalaki pero dumalo ito sa kasal ni Harvey at sinabing masaya ito para kay Harvey. Naging masaya ang pag-asama nila at makalipas ang ilang taon ay muli silang binayaan ng isa pang anak. Masaya sila dahil babae ang bunso nila. Madami man silang pinagdaan ng lungkot, sa bandang huli ay naging masaya pa rin sila.
Nakakatuwa na sa kabila ng lahat na nangyari, ay nagkaroon pa rin sila ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang kanilang pagmamahal na nauwi sa panghabang buhay na pagsasama kasama ang kanilang mga anak. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.